Hindi na ako nagawang pigilan pa ni Jody nang tumakbo na ako pababa sa parking. Kaagad kong pinaharurot ang kotse ko. Pakiramdam ko, lutang ang lahat. Wala pa rin akong maramdaman, manhid ang buo kong katawan. Pinatakbo ko ang kotse na parabang hindi na sumasayad ang mga gulong nito sa kalsada. Hindi nagtagal ay narating ko ang isang bar sa Quezon City. Dito ko aalisin ang galit ko sa ginawa ng aking asawa. Sobrang sakit. Nasa sarili pa naming kama mismo niya ginawa ang bagay na yon. Maayos ko namang naipark ang kotse sa tapat ng bar. Pagpasok ko nga ay kaagad akong umorder ng alak. Gusto kong lunurin ang bagay na nagpapabigat sa loob ng aking dibdib. Sunod-sunod na tungga ang aking ginawa. Hindi ko mabura sa aking isipan ang nakita ko sa unit namin. Maya-maya ay muli kong tinawag ang waiter para dagdagan ng 5 boteng na order ko. Nasa isang sulok lamang ako mag-isa habang pinagmamasdan ng ibang mga customer ng bar na masaya at nag-e-enjoy. Ay heto ako sa isang sulok, nagdadalamhati. Muli kong binalikan ang lahat. Nagkaroon ako ng pagdududa sa aking sarili, Kuya Roms. Nawala ang tiwala ko sa aking sarili sa isang iglap dahil sa ginawa sa akin ng aking asawa. Biglang bumagsak ang mundo sa akin. Hindi ko yun napaghandaan, Kuya Roms. Hindi ko napapansing tumutulo na pala ang aking mga luha. Muli kong tinanong ang aking sarili, Kuya. Deserve ko ba to? Sana ako nagkulang, sana ako nagkamali. Karma ko ba to dahil sa ginagawa namin ni Jeline? Mga katanungang hinahanapan ko ng mga kasagutan. Sobrang sakit sa kabila ng pagkakaalam mong ginawa mo ang lahat ay hindi pa rin pala sapat. Sa kabila ng halos sambahin mo ang babaeng pinakasalan mo, ay siya rin pala ang maglalagay sa'yo sa pinakamasakit na sitwasyon. Hindi ko namamalayang lumilipas na ang oras. Sobra na akong lasing. Nanlalabo na ang aking paningin. Malamlam na ang mga matatalas at iba't ibang kulay na ilaw sa loob ng bar. Hindi ko na nadidinig ang tambol ng bandang kanina lamang ay malakas pa. Sir, sir, magsasara na po kami, sir. Heto po ang bill nyo. Salita ng waiter na nasa aking harapan. Hindi ko na alam kung magkano ang naiwan kong pera. Tumayo na akong nagbabalanse. Umiikot ang paligid ko pero pinilit kong kayanin. Nang paghakbang ko ay tumama ang tuhod ko sa upuan. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ako. Tinulungan akong itayo ng waiter at sabi niya sa akin, "Sir, kaya niyo pa po ba mag-drive? Tatawag na lang ako ng taxi." Hindi ko na siya pinansin. Naglakad ako tuloy-tuloy sa parking area. Tanda ko pa ang aking sasakyan. Kaagad ko naman nakuha ang susi sa aking bulsa. Kaagad nga hinapastart ko na ito. Maayos naman akong nakalabas ng parking sa bar hanggang Quezon Ave at nagtuloy-tuloy na ako hanggang EDSA. Dahil madaling araw, maluwag ang kalsada at walang traffic. Pakiramdam ko, manhid na talaga ako. Napabigat pa ang apak ko sa gas ng kotse ko. Halos hindi na sumayad ang gulong nito sa kalsada. Hanggang isang malaking kalabog na lamang ang aking narinig. Naramdaman ko na lamang na bumaliktad ang kotse ko. Nabangga ko na pala ang concrete barrier sa EDSA. Napapikit na lamang ako at nawalan na ako ng malay. Nagising ako kinabukasan sa loob ng ospital. Mabuti na lamang at hindi ako nagtamo ng malalang pinsala. Nabalian lamang ako ng buto sa braso, ilang mga sugat na maliliit lamang at kaagad naman na naoperahan ng mga doktor. Nakaligtas ako sa isang aksidente, Kuya Roms. Nasa tabi ko si Jody, sobrang nag-aalala sa akin, naroon din ang mga magulang ko. Ano ba naman kasi pumasok dyan sa isipan mo, Wilfred, at naisipan mong magpakalasing, ha? Salita ni Mama na nagalit sa ginawa kong pag-inom na naging dahilan ng aksidente ko.
Hindi ko na sinabi sa kanilang lahat na may problema kami ni Jody. Nang malaman nga nila na ligtas na ako at okay na, ay nagpasya na rin silang umuwi na. Naiwan si Jody sa tabi ko, Kuya Roms, para alagaan ako. Hinayaan ko na muna siya dahil kahit na paalisin ko naman siya, ay tiyak na hindi naman din siya aalis. Mag-asawa pa rin kami ni Jody, Kuya. Pero hindi na wala ang galit ko sa ginawa niya at alam niya yon, Kuya Roms. Makalipas ang ilang araw sa ospital ay dinalaw ako ni Jeline, Kuya Roms. Dito nga ay nagkita sila ni Jody. Maayos namang nagpakilala si Jeline kay Jody. Kasama ko sa work si Will. Matagal na. Medyo may gulat kay Jody dahil hindi niya inaasahan na may kasamahan akong kagaya ni Jeline. Maganda si Jeline ng araw na yon, Kuya. Mukhang naganda talaga siya. Nagpaganda ng husto lalo. Mukhang na-insecure si Jody na makita niya si Jeline. Lalo pa nga at hindi ko pa siya kinakausap ng maayos. Mukhang ayaw pa niyang maniwala na kasamahan ko sa trabaho si Jeline. Sa itsura naman kasi talaga ni Jeline ay talagang kaakit-akit siya. Aaminin ko, Kuya Roms, natuwa ako nang dumalaw si Jeline sa ospital. Muli ay nagpaalam na rin si Jeline na uuwi na. Kinabukasan ay nakalabas na rin ako ng ospital at nakauwi na sa kondo namin. Okay lang, nakakalakad naman ako ng maayos. Ayon sa doktor, after 2 months ay maaaring bumalik na ako sa trabaho ko. Galit pa rin ako kay Jody, lalo pa nga at nakikita ko ang kama namin. Nanumbalik ang eksena ng asawa ko at ng lalaki niya. Tinawag ko bigla si Jody, natuwa siya dahil sa muling pagkakataon ay kinausap ko siya. Akin na yung cellphone mo. Mukhang ayaw pa niyang ibigay sa akin. Akin na. Nataranta siyang inabot yon sa akin. Kaagad kong inusisa ang lahat ng mga accounts niya. Sino ang lalaking yon? Sino? Galit ako. Ngayon ko lamang nasigawan ng asawa ko magmula nang kami ay magsama. Magmula nang kami ay ikasal. Sorry love sa nagawa ko. Patawarin mo ako love. Nakahanda akong gawin ang lahat na ipapagawa mo sa akin. Mapatawad mo lang ako. Hindi ako alis sa tabi mo kahit na ano mangyari. Pakiusap pa ni Jeline habang umiiyak. Alam niya na hindi ko siyang kayang patawarin sa ginawa niya. Sino ang lalaking yon? Muli kong tanong sa kanya. Umiiyak siyang sumagot. Si Justin yon, yung real estate agent ng kondo. Tinanong ko pa siya kung paano niya ito nakilala. Kailan pa nila ako niloko? Nasarapan ba siya kay Justin at nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka ba sa kanya? Sumagot ka. Halos hindi na makasagot at nawalan na ng boses si Jody sa takot niya sa akin. Hindi ako nag-enjoy sa kanya. Hindi ko siya mahal. Sa'yo lang ako nag-enjoy. Mahihina niyang sagot. Ilang beses na may nangyari sa inyo ng lalaki mo na yon, ha? Ilan? 2 pa lang. At yung unan namin sa labas nakita kami. Galit na galit ako lalo sa mga narinig ko sa kanya. Nilambing pa ako ni Jody, niyaka pilit na pinakakalma. Alam niya na hindi ko siya kayang patawarin. Habang hindi ko pa kayang pumasok sa trabaho ay si Jody ang nag-aasikaso sa akin. Pinipilit niyang maging okay kami pero mahirap para sa akin ang muling magtiwala sa kanya. Hanggang isang araw dumating si June sa kondo. Love, si June muna kasama mo ngayon. Kailangan ko nang magpunta ng drugstore, wala ka ng gamot at kailangan ko na rin mamili ng groceries natin. Hindi ko na pinansin pa si Jody. Napansin ito ni June na mukhang may problema kaming mag-asawa. Kaya hindi siya nakatiis na magtanong sa akin. May problema ba kayo ni Jody, Will? Tanong ni June. Ayoko sana magkwento kahit kanino ng problema namin ni Jody dahil ayokong may makakaalam na niloko ako ng aking asawa. Nahihiya akong may makakaalam na niloko ako ni Jody. Pero kay June, para bang gusto kong magkwento sa kanya.
Ayun na nga Kuya Roms, naikwento ko sa kanya ang lahat. Eh sino ba ang lalaking yon? Tanong niya na nagulat nang malaman niya ang ginawa ni Jody. Hindi siya makapaniwala sa nagawa sa akin ng kaibigan niya ang bagay na yon. Ipinakita ko sa kanya ang itsura ni Justin sa nakuha kong pictures sa FB account niya. Wala na silang konvo ni Jody, mukhang naunahan na ako ni Jody at nabura na niya kaagad lahat. Tiningnan ni John ng maigi ang picture ni Justin. Hiningi pa niya ito sa akin at ipinasa ko naman sa kanya. Hindi siya pamilyar sa akin, ngayon ko lang din siya nakita. Salita sa akin ni June. Habang magkasama kami ni June sa unit ay marami siyang ipinayo sa akin. Naiintindihan niya ako kung hindi ko kayang patawarin si Jody. Pero mas gusto niya na magkaayos kami. Sabi pa niya, alam kong mahal na mahal mo ang kaibigan ko Will at hindi mo siya kayang iwan, di ba? Oo, masakit ang ginawa niya pero kapag iniwan mo siya, wala naman siyang magagawa kung yun ang desisyon mo. Pero sigurado, pakikinabangan ng iba yan. At tiyak pagkatapos pagsawaan, iiwanan din yan. May tama si June, bata at napakaganda ng asawa ko. Tiyak na marami pa rin ang magkakagusto. Pero ang hindi tiyak, kaya ba nilang mahalin si Jody ng higit pa sa pagmamahal ko? At kapag halimbawang makahanap nga ng iba si Jody, ay kakayanin ko ba? Tanong ko sa aking sarili. Oo, nasaktan ka sa ginawa niya pero masakit kasi ayaw niya umalis sa tabi mo. Pero ramdam mo rin na kapag umalis siya, mas masakit, di ba? Salita pa ni June sa akin. Nang bumalik na sa unit si Jody ay hindi na rin nagtagal si June. Nagpaalam na rin siya na siya ay uuwi na. Naiwan na lamang kaming dalawa ni Jody sa unit namin. Kaagad niya akong tinanong kung nagugutom na ba daw ako. Kaagad naman siyang nagluto na at na makapagluto ay pinakain na niya ako. Pagkatapos ay pinainom niya ako ng gamot. Ipinakita ko pa rin sa kanya na galit ako. Hindi ko pa rin siya kinikibo. Hanggang naisipan kong kausapin na siya. Bakit hindi ka pa rin umaalis dito? Bakit hindi mo pa rin ako iniiwanan? Malungkot ang aking mga boses. Hindi kita kayang iwanan, Will. Mahal na mahal kita. Mahal? Anong mahal ang sinasabi mo? Ginawan mo nga ako ng kalokohan tapos mahal mo ako? Kaya nga patawarin mo ako. Naboard lang talaga ako ng gusto. Salita pa ni Jody. Kinagabihan, matapos magapunan at makainom ako ng gamot ay kaagad naman akong inantok. Nakatulog ako, Kuya Roms. Hanggang bigla na lamang ako naalimpungatan nang maramdaman ko si Jody sa aking paanan na nakaluhod. Pero hindi para humingi ng tawad kundi dinodoremi niya ako. Aaminin ko Kuya Roms, ito ang kahinaan ko, alam ni Jody ito. Kaya hindi na ako nakakibu pa, lalo pa nga at hindi ko naman maigalaw nang maayos ang braso kong nakabenda pa. Napahawak na lamang ako sa mahabang buhok ni Jody Kuya. Napapa na lang ako sa ginagawa niyang pagdoremi sa akin. Lalo pa nga niyang ginalingan na makita niyang nagustuhan ko ang ginagawa niya Kuya Roms. Yan ba ang ginawa mo sa kanya? Yan ba? Yan ba? Nakangiti namang sumagot si Jody. Oh love, ginawa ko ito kay Justin. Masarap ba? Napahawak ako sa liig niya ng bahagya at malambing. Lalo pa siyang ginanahan nang mag beast mode na lalo ang aking. Mas masarap ka love kaysa kay Justin. Tila isang awit ang aking nadinig Kuya Roms mula kay Jody. Lalo akong ginanahan sa ginawa niya. Siya na ang kumilos sa lahat. Kakaiba ang aking naramdaman Kuya Roms. Ngayon lamang ito nangyari. Masayang masaya si Jody sa nangyari dahil nagsabay na kami habang nasa ko siya. Pagkatapos namin ay nakahiga na lamang ako habang nakayakap naman si Jody. Hanggang makatulog na siya sa sobrang pagod.
Hindi na ako nakapagsalita dahil napapaisip ako sa nangyari. Iniisip ko kung anong klaseng pag-iisip ako meron. Bakit ako nag-enjoy nang marinig ko ang sinabi kanina sa akin ni Jody? Na yung ginawa niya sa akin ay ginawa din niya yon kay Justin. Normal pa ba ako? Tama lang ba ang pag-iisip ko? Habang nag-iisip nga ako ay napatitig ako kay Jody. Habang masarap pa ang tulog, gusto ko siyang halikan at yakapin. Pero mas iniisip ko ang sakit na ginawa niya sa akin. Mas gusto kong isipin yon. Kung tutuusin, pwede kong piliin na kalimutan na lamang ang ginawa niya dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Pero ewan ko ba, mas hinahayaan kong manaig ang galit ko. Maagang nagising kinabukasan si Jody. Maagang naganda ng almusal namin. Nakapag-file na rin pala siya ng leave sa trabaho para alagaan ako. Hindi niya ako pinapansin, naninibago ako. Siguro, confident na siya dahil alam na niya ang gagawin niya sa akin. Alam niya ang kahinaan ko. Ang pagdodoremi niya sa akin. Love, gusto mo bang lumabas at ang makapagpaaraw ka naman? At kahit paano, makalanghap ka ng sariwang hangin. Sasamahan kita. Napatingin lamang ako sa kanya. Pakiramdam ko, gusto kong pilitin niya ako. Pero hindi na niya ako pinilit. Kaya ako na ang kusang kumilos para bumaba at magpunta sa clubhouse ng condo. Ayoko siyang kasama. Kahit papaano kasi ay may mga puno doon. Masarap ang hangin. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang ginawa ni Jody. Ang gabi nanadatnan ko siyang naging apat ang paa sa kama namin. Kinagabihan ay naulit na naman ang pagdoremi ni Jody sa akin. Mas naging wild kami pareho. Dahil may mga salitang lumalabas sa bibig ko. Nagtatanong ng tungkol sa kanila ni Justin, tungkol sa ginawa nila, tungkol sa sukat ni Justin, tungkol sa kaligayahang dulot ni Justin sa kanya. Habang tuloy-tuloy lamang kami sa pagdoremi, Kuya Roms, kakaibang gigil ang aking ipinakita kay Jody. Para akong walang pilay sa braso, Kuya Roms.